Part 5. How can I manage my time? 9:30 pa lang ng umaga at napakahaba pa ng oras na guguguling ko rito sa mansyon. Tapos hindi ko pa makita si Bianca. Ano na lang ang gagawin ko? Sinimulan ko na lang ang maglakad-lakad. Total, nandito na rin naman ako sa hasyenda. Namiss ko ang maglagay rito noong mga panahong hindi pa ako abala sa trabaho. Ngayon pa lang kasi kailangan ko na mag-ipon para sa sarili ko. Ayoko namang iasa lahat ang pera sa tito ko. Nakakahiya rin naman. Nang matapat ako sa isang malalim na puno, ay agad akong sumilong roon. Kaya naman nakaramdam ako ng kahit papaano ay malamig sa pakiramdam. Tama lamang ang hampas ng hangin at ang pinagsamang malinsangang panahon. Umupo na muna ako at saka sumandal sa katawan ng malaking puno. Ipinag-cross ang dalawang paa at saka inilagay ang kamay sa ibabaw ng hita, kung saan ako komportable. Ilang araw na lang balik naman kami sa trabaho. Ang walang katapusang disenyo at ang pagbigla-biglang event para sa mga collection. Speaking of collection, sa Tuesday na nga pala yun. Panibagong kliyente na naman ang haharapin namin. Well, hindi naman namin kailangan ng gumamit ng mga mabulaklak na salita para lamang mapapayag sila. Dahil at the first place, sila ng kusang lumalapit sa amin. Lalo na ngayong buwan na marami ang nagpapakasal kaya in demand ang mga wedding gown. Kaya for sure, pagod na naman kami. Akala ng iba madali ang mag-design ng mga damit. It's a big no. Nakakapagod sa utak, lalo na kung mataas ang expectation nila. Kesyo nagagandahan lang sa unang layout, ay mag-e-expect na agad sila na maganda ang susunod na gawa. Kaya ang tendency ay kailangan namin lagpasan ang mga fake na expectation nila. I hate expectation. I hate that situation. Kaya hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing naalala ko ang junior high school ko. Ang di ko makakalimutang JS prom sa lahat. Sari-saring emosyon ang nararamdaman ko sa tuwing inaalala ko mga panahong iyon. I'm just 15 years old at sapat na siguro para makaramdam ng emosyon, lalo na kung may gusto ka sa isang tao. Tanging si Seren lang ang nakakausap ko sa kambal dahil malayo sa amin noon si Shasha. Naiwan kasi siya rito sa mansyon habang kami ay 5 taon na nanatili sa mansyon ni Tito Brent, kung saan doon rin namatay ang mga tito at tita namin noong mga panahong may gulo pa. Way back when I was in high school, nangyaring isang pinakamasayang araw sa buhay ko. Hindi ko alam kung masaya bang may tatawag yun o baka sadyang bata pa lang talaga ang utak ko kaya hindi ko napansin ang mga bagay-bagay noon. Danica, hurry up! Mahuhuli na kayo! I gave my sweet smile in front of the mirror bago umalis sa kwarto ko. Nagmamadali akong isinara ang pinto at saka hinawakan ang magkabilang tela para hindi ako mapatid kung sakaling tumakbo ko papalapit sa kanila. Nang tuluyan na ako makalapit sa kanila, ay kitang kita ko ang magaganda nilang damit. Hindi ko maiwasang mapangiti, lalo na sa kambal kong si Seren. You look glamorous, sabi ko rito habang tinititigang mabuti ang kambal ko na halatang hindi komportable sa suot nito dahil sa panaiiwas itong tingin sa akin at sa iba. You too, Danica. But we need to go there. Ngiting sabi nito. Pati ba naman siya nagmamadali? Masyado pa namang maaga eh. Kailangan niyo makapunta roon ng maaga para naman makapagpahinga pa kayong pito. Tita Salia was referring at me, Seren, Cedric, Bianca, Kelly, Liam and Kuya Zeus. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumakay sa kotse kasama ang iba. Masyado pa namang maaga eh. Isang oras pa naman bago magsimula. Pero mas maganda na rin ang maaga pa lang inandoon na. It's already 5:06 PM. Hindi pa naman masyadong madilim. Pero samutsaring mga pailaw nang nagkalat, mga bulaklak sa paligid, ang lugar kung saan kami uupo at higit sa lahat, ang pinakagusto ko ay ang nasa harapan ko na sobrang lawa kung saan ay may paghugis puso sa pinakagitna.
Yun ang lugar kung saan siguro kami sasayaw at hindi na ako makapaghintay. Before 10, susunduin namin kayo. Enjoy, ladies and gentlemen. Kinindatan pa kami ni Tito Asher, saka sila sumakay sa kotse at umalis na. Kaya kanya-kanya kaming puntahan sa bawat pwesto namin. Medyo marami na ang tao, pero wala pa ito sa kalahati, kaya mamaya ay mapupuno ito. Danica, you look good. Napapikit na lang ako dahil sa biglang paghalik nito sa pisngi ko. Nakilala ko lamang ito na makalayo na ito sa akin habang tinititigan ako. Casey? Paninigurado ko rito dahil hindi ko makilala ito dahil sa sobrang ganda niya. Isa siya sa may pagmamalaki ng school namin kung pagdating lang din sa pagiging maganda. Pero iba siya. Tahimik lamang ito at iilan ang mga nagiging kaibigan niya dahil na rin siguro na mahirap ito at nabigyan ng scholarship ng eskwelahan namin. Malaking pera kasi ang ibinabayad sa ganitong klaseng eskwelahan. Kaya ganoon na lang siya pag-isipan na masama at ginagawan pa ng kwento kung bakit nakapasok siya rito. Ako nga, pwede ba akong tumabi sa inyo? Eh kasi wala. Sure, pwede ka rito. May sobra pa namang upuan eh. Upo ka na lang sa tabi nila Kelly. Total magkaklase naman tayo sa isang sub. Kaya huwag kang mahiya. Putol agad di Bianca sa dapat na sasabihin niya. Kaya sumilay ang maganda nitong ngiti sa maamo nitong muka. Oo nga, sa amin ka na lang tumabi ni Seren. Here. Naupo ito sa tabi nila at hindi ko maiwasang mapangiti. Hinayaan ko na lang silang mag-usap nila Cedric, Kelly, Seren at Bianca dahil tinatamad na akong dumaldal. Bawat pagkukwento ni Bianca ay tawa sila ng tawa. Hindi ko tuloy maiwasang maingit kay Casey dahil sa ganda nito. Napakasimple niya lang pero walang pumapansin sa kanya. Maya-maya pa ay muntik na akong mapatalon dahil sa naramdaman kong mainit sa mismong palad ko. Kaya taranta kong napatayo. Bumungad sa aking ang mukhang ni Liam na nakakunot at hindi ko alam kung tumatawa ba. Ba't mo ako kinalabit? Inis na tanong ko rito. Baka kasi mamaya bigla ko mapasigaw eh. Nasa unahan pa naman ako. Nakakahiya. Ano pang ginagawa mo riyan? Sumasayaw na sila oh. Wala ka bang partner? Napakunot na lang ako at saka tiningnan ang paligid ko. Lalo na ang mga taong kaninang nasa harapan ko ay nawala na at nakikipagsayaw na sa gitna. Kaya gulat na gulat akong napatingin kay Liam. Sandali ko itong tinitigan at saka muling tumingin sa paligid ko. Wala pa kasi yung partner ko eh. Pagdadahilan ko sa kanya at saka uli umupo sa upuan. Naramdaman ko ang presensya nito at napansin ko na lang na nakaupo na sa tabi ko. Sino bang partner mo? Baka naman mamaya ay hindi na yun pumunta. Pupunta yun. Hihintayin ko na lang siya rito. Pagdadahilan ko ulit. Ang totoo niyan, wala naman talaga akong partner eh. Alam kong hindi na siya darating. Nakakahiya rin naman kung ako magyayaya sa mga lalaki. Si Cedric sana. Kasong alam ko bawal siya. Dahil second year college na siya. Pero balita ko ay may mga college student na guest pero hindi ko alam kung kasama siya roon. Eh ikaw, bakit hindi ka pa sumasayaw? Tanong ko rito saka siya nilingon at napansin kong titig na titig sa akin. Eh hindi ka pa sumasayaw eh. Tara na, ako nang una magsasayaw sa'yo. Dali, hawakan mo ng mga kamay ko. Pag to lumipad bahala ka. Napatawa pa ito sa mga pinagsasabi nito. Hindi na ako nagdalawang isip pa na kunin ang palad nito at saka ko hinila papunta sa gitna. O tabi-tabi, isasayo ko yung pinakamagandang babae rito. Uy, huwag kang sumigaw, nakakahiya. Pangahampas ko sa balikat nito at saka kami tumawa ng sabay pero mahina lang. Matangkad ito kaya nakatingala ko rito ng kaunti. Hindi ko maiwasang mamangha sa hitsura nito.
Hindi na rin siguro nakapagtataka dahil nasa dugo nito ang pagiging Fontifal ko, kagaya ng Kuya Cedric niya. Sino ba yung partner mo na matagal dumating? Kung hindi pa ito magsasalita, ay hindi pa ako titigil sa kakatitig sa kanya. Kaya tumingin na muna ako sa likuran nito habang dahan-dahan kaming sumasayaw sa saliw na mahinang tugtugin. Wala. Wala akong partner. Umalis na siya at ayaw na raw niya. Ahayaan mo na. Baka mamaya nagkaroon lang ng problema kaya natagalan. Tsaka hindi ko na yun kailangan. Nandito ka na eh. Kinindatan ko pa ito at saka ko napansing na mula ito. Crush mo ko no? Ikaw ah? Sige na nga, crush na rin kita. Visit? Asa ka? Kuya mo yung crush ko no? Mahina akong tumawa rito, pero napansin ko ang gulat sa kanya. Hindi ko alam kung may mali ba akong nasabi sa kanya or what. Uy Liam, ayos ka lang? Tawag ko rito na agad naman siyang nag-react. Si kuya? Nice! Nakangiti na ito pero hindi gaya kanina at medyo bumagal ang pagkakasayo namin. Titig na titig lang ito sa akin at saka umiwas ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Siguro may naalala na naman siya or something, kaya naging malungkot siya. Now, our guest will be choose the girl he wants to be dance. So ladies, just stay put. And if you're not the one who will he choose, sad to say, but you have no choice to sit again. Lahat ay babalik sa pwesto, at ang may iwan lamang nasasayaw rito ay ang napiling babae ng ating makisig na bisita. Are you guys ready? Pagpapaliwanag ng MC namin, dahilan para kumalabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kung may ano-ano sa loob ko na umaasa na sana siya ang guest na tinutukoy ng MC namin. Yes! OMG! I'm excited! Sana ako mapili niya. Sa mutsaring ingay ang narinig ko mula sa paligid ko. Pati ako na hiwagaan kung sino iyon. Liam? Tawag ko rito. Kaya wala sa sarili itong tumingin sa akin. Hmm? Maganda na ba ako? Tingin mo ba pipiliin niya akong isayaw? May idea ka ba kung sino siya? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya, kaya napapakunot na lang siya at mahinang tumawa. Hindi ko nga kilala eh. At isa pa, maganda ka naman, kahit sa ang anggulo. Yumuko pa ito sa akin para lamang masabi ang pinakadulong bahagi. The best ka talaga, Liam. Ngiting sabi ko dito, nanginitian niya rin pero may kung anong malungkot sa mata niya. Let's welcome our guest tonight. Teka, bakit ako kinakabahan? Siya ba? Sana siya nga. Mr. Cedric Fontifalco, feel free to choose your girl. Halos huminto ang buong paligid ko. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari. Ang tanging malinaw lang sa akin ngayon ay ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko at pinagpapawisan na ako sa mismong kinatatayuan ko. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa gawin namin. Nakangiti habang binibigandaan siya ng mga taong nakakasalubong niya. Hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Nasa likuran na siya ng kapatid niyang si Liam at nakangiti na nakatitig sa akin. Ramdam na ramdam ko ang bawat dugo na umaakyat paitaas sa akin. Dahil sa wakas, matutupad ko ng isa sa mga pangarap ko. Lumakad na ito papalapit sa akin. Kaya naman bumitaw na ako kay Liam para salubungin ang kamay ni Cedric na nakataas na. Malawak ang ngiti ko na magdesisyong humakbang para salubungin siya. Pero isang kamay ang sumalubong sa akin. Tuluyan na ngang nagdikit ang mga palad ni Cedric at ang palad ng babaeng nasa likuran ko lang kanina. Nakita ko na lamang na nagkapalit kami ng pwesto ni Liam at kamay niyang nahawakan ko. Mahigpit kong hinawakan iyon at saka tumingin sa kanya. Gusto kong magtanong pero walang lumalabas sa bibig ko. Wala kang dapat ikabahala
Kung hindi ka pinili ng kuya ko, ako ang kusang pipili sa'yo. Mahinang sambit nito sa kahinablot ang kamay ko at hinila na papalayo sa gitna. Habang inilalayo ako ni Liam, ay kitang-kita ko kung paano malayang isinasayaw ng taong gusto kong isang simpleng babae. Ang swerte naman niya, grabe, sana ako na lang yung babae. Ay nako, bakit yan ang pinili niya? Look, we look much better than that, whatever her name. Sari-saring bulungan ang mga naririnig ko mula sa aking likuran. Habang pinapanood ko sila, hindi ko maiwasang mapangiti hindi dahil masaya ako, kundi dahil ngayon ko lang nakitang tumawa si Cedric. And what's even worse, sa ibang babae pa na hindi ko inaasahan. Pangarap kong maisayaw niya, kahit na alam kong imposible. Pangarap kong ako magiging dahilan kung bakit siya nakangiti, kahit na hindi pwede. Pangarap ko yun. Sige ka, papangit ka niyan, tahan na, hayaan mo sila. Rinig kong sinabi ni Liam, pero hindi ko pa rin maalis ang mga mata ko sa kanila. Akala ko akong isasayaw niya, sa akin kasi siya nakatingin eh, tapos ngumiti pa si Cedric. Maraming nasasaktan sa salitang akala, matuto kang tumingin sa kung anong pinagkaiba ng katang isip sa realidad, hanggat maaga pa. Matuto kang tanggapin na hindi kanya gusto. Kapag pinatagal mo yan, trust me, ikaw at ikaw lang ang masasaktan habang siya'y walang pakaalam. Good Sunday! Hinalikan ako sa pisngi ng tito ko at naupo sa upuan katabi sila Bianca at ang buntis. Kumuha agad ako na makakain, saka iyon nilantakan. Kami-kami na lang ang narito. Dahil may pasok pa rin ng iba at marami pang gagawin kaya naiwan kami rito. Kanya-kanya silang usapan tungkol sa mga negosyo o hindi naman kaya tungkol sa pagsasama ni Kuya Von at ng buntis. Yeah, we're good and happy with our first baby. Mahinang sinabi nito na nakalingon pa sa akin na parang nang-aasar lang. Eh ano naman kung may baby ka? At least ako. Baby ko ang kuya mo. Boom! Sabi ko sa kanya at saka tumawa ng mahinga at itinuon ang sarili sa pagkain pero nasa kanila pa rin ang tenga ko. Hindi ka ba inaaway ni kuya? Mahinang tanong ni Bianca kay Eunice, dahilan para tumawa ng mahinga ang buntis. He's not of course. Diretsyong sabi nito. Mabait naman talaga si Kuya Bon. Nasa kanya na lahat, maliban sa nawawala niyang relo. Ewan ko ba dun? Nagagalit na lang kapag hindi makita ang paborito niyang relo eh. Ang daming wall clock dito. Masasabi kong swerte talaga si Eunice dahil napasa kamay niyang kuya ni Bianca. Parang dati lang nagtititigan lang sila, tapos hindi aamin sa isa't isa. Parang tanga. How about you, Danica? Sandali akong napatigil sa paghigop ng mainit na sopas at saka bumaling sa kanya. Anong ako? Kamusta kayo ni kuya? Nagkakausap ba kayo? Napatitig pa ako sa kanya ng ilang segundo bago ibinalik ang tingin sa mangkok na nasa harapan ko. Oo naman, ang gwapo-gwapo niya nga eh. Tapos kapag nakatitig siya sa akin, parang in love na in love siya. Pagmamalaki ko sa kanila, habang hindi maalis sa labi ko ang ngiti. Kinikilig talaga ako. Ano namang pinag-uusapan niyo ni kuya? Eh abala yun sa trabaho. Muling tanong niya pa sa akin. At this time, ay humarap na ako sa kanya. Tungkol sa future namin. At isa pa, trabaho rin namin yung pag-isipan ng maigi mangyayari sa amin in the near future, no? Napairap na lang ito dahil sa sinabi ko sa kanya. Totoo naman eh. Magtrabaho ang mag-isip ko saang simbahan kami ikakasal. Kung ilan ang gustong anak namin. And I'm pretty sure na darating talagang panahon na yun na pag-uusapan namin yun. Nagtanong pa sa akin si Eunice, pero mas pinili kong hindi na yun sagutin
at ubusin na lang ang kinakain ko. Ayoko siyang maspoil sa mga mangyayari pa sa amin. Matapos nun, ay umakyat ako muli ng kwarto ko. Sobrang tahimik at saka inayos ang mga gapit na dadalhin ko sa venue kung saan magaganap ang malaking event na pinaghahandaan namin. Puspusan ang pag-aayos namin ng mga gagamitin, lalo na ang mga damit na pinakakaingatan namin dahil marami nag-aabang ng mga iyon. Hindi pwedeng masayang ang ilang buwan na pinaghirapan namin kakagawa ng disenyo at hindi pwedeng mapunta lang sa wala ang lahat. Kaya todo ang pag-aasikaso mga ginagawa namin. Meeting adjourned. Nakangiting sabi ni Mama na nasa harap naming lahat sa isang napakalawak na kwarto kung nasaan ang mga iba't ibang uri ng designer, pati na rin ang mga model namin. Nakangiting kinakausap nito ang mga media na papunta sa isang araw. Agad hinanap ng mata ko si Bianca na naroroon pa sa pinakadulo dahil nahuli ito ng dating. Nakabusangot akong tinitigan ito habang nakangiting lumalakad papunta sa akin. Gets mo ba lahat? O baka naman hindi ka nakikinig? Tanong ko rito na ikinukunot niya. Nakinig ako. Ipinatong nito ang ulo niya sa balikat ko. Kaso kinakabahan ako para bukas. Normal lang naman yun, di ba? Oo naman. Ako nga natataipa eh. Kadiri, tara na. Abangan natin si Mama sa labas. Hinatak nito agad ang kamay ko saka kami lumabas ng kwartong iyon at naupo muna sa mga upuan na nasa tabi nito. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.